Sa video ito ay ituturo ko kung paano mag-repack o regrease ng Halotech bottom bracket natin sa may bike. What's up again mga kapadyak? For today's video ay nabasa nyo naman sa title na ituturo ko nga kung paano i-repack o i-regrease yung ating bottom bracket na Halotech. Bale, itong ituturo ko sa inyo is for Halotech na bottom bracket lang. Kaya kung yung bottom bracket mo is square type, hindi gagana yung ituturo ko sa inyo. Kaya yun, para sa Halotech nga lang to. Kaya kung naka-Halotech ka at gusto mong i-repack o i-regrease yan, ay tamang-tama itong video ito. Pero bago ang lahat, ay gusto ko na magpakilala sa mga di pa nakakilala sa akin. Ako nga pala si Charles na inyong kapadyak, at dito po ay gumagawa ako ng bike-related videos tulad ng bike tips, bike tutorial, bike review, DIY hacks, biking vlog, at marami pang iba. Kaya kung hilig mo ng ganong klase ng content, ay feel free bumisita ka sa mga YouTube channel ko para i-check yung mga video yung ginagawa ko. At huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit mo na rin yung bell button sa ibaba para lagi update sa mga bago kong video, at i-like mo na rin itong video ito. So yun mga kapadyak, bakit nga kailangan natin i-regrease o i-repack yung ating bottom bracket? Baka kasi yung ikot niya is hindi na smooth, mahigpit na yung ikot niya. Yung sa akin naman is hindi pa naman ganun ka higpit yung ikot, okay pa naman siya. Bali, tuturo ko lang sa inyo kung paano siya i-repack nga. Kaya bago natin simulan yan ay ano yung mga kailangan natin gamit o tools. Siyempre, una na dyan mga kapadyak is itong ganitong tools, yung pang bottom bracket talaga siya. Yung pang tatanggal natin. Kung wala ang ganito is hindi mo mababaklas ito eh. Itong bottom bracket. Mamaya papakita ko kung paano gamitin to pantanggal ng bottom bracket. Tsaka yung pangalawa is allen. Yan, dalawang allen lang naman yung kailangan natin dyan. At syempre, yung grasa. Di natin mare-regrease yan kung wala tayong grasa. Kaya dapat meron tayong ganito. At degreaser na rin kung meron kayo, panglinis natin. Yun lang naman yung mga kailangan mga kapadyak. Pag kumpleto ka na is pwede na natin simulan. Kaya tara na i-repack to. So yun mga kapadyak, yung una natin luluwangan is itong crank bolts. Tapos susunod natin yung dalawa dito. Tapos matatanggal na natin yan mga kapadyak. Yan. Itabi muna natin to. Tapos sunod na natin alisin tong crankset. Ito nang may chain ring. Alisin muna natin yung kadena, chain. Yan, ugutin na natin. So yun mga kapadyak, pagkatapos natin tanggalin yung crankset is isunod na natin tong bottom bracket. Bali sa pagtanggal nito is yan, may parang mga ngipin-ngipin yan. Then isusot mo, itatapat mo lang siya dyan oh, sa mga parang butas din netong bottom bracket. Then meron namang arrow yan, tinuturo niya kung paano yung paghigpit. Kaya kung paano yung paghigpit, baliktarin mo lang kasi paluwang naman ngayon dahil aalisin natin. So yun mga kapadyak, ganun lang naman alisin. Ganun din yung gagawin natin sa kabila. Yan mga kapadyak, naalis na natin yung bottom bracket. Kaya yan, pwede natin siyang linisan. Pero may tatanggalin pa tayo itong mga takip niya para makita natin yung bearing niya. So yun mga kapadyak, kaya nis ilinisan na natin. Pero bago yan is aalisin natin yung takip niya. So, pag-alis na, kumuha lang ako ng pusher o kaya pwede rin kutsilyo. Yan, maalis na yan. Then, sunod natin itong parang kanya. Goma, rubber. Dahan-dahan lang tayo sa pag-alis para di siya masira. Yan, mga kapadyak, naalis na itong parang rubber. So, nakita na natin yung bearing, yan. Hindi naman siya madumi o kinalawang. Sunod natin yung isa. Ganon din mga kapadyak, alisin natin yung plastic cover. Sunod itong takip niya pa na isa. Yun mga kapadyak, yung grasa dito sa kabila hindi na kwan, hindi na malinis. Magkaiba. Dito kulay blue. Ito kulay green naman. Yan, simulan na natin siya linisan. Sprayan na natin ng degreaser. After natin sprayan ng degreaser mga kapadyak is hintayin muna natin ng mga ilang minuto yan para yung degreaser mapalambot niya yung mga grasa.
Tsaka natin siya brabrasin. Kaya kailangan din natin ng pang-brush, yung panglilinis natin na dito sa may loob ng bearing. So yun mga kapadyak, gusto ko lang pala i-share yung ginamit kong degreaser is yung pinadala sa atin ng Garas Bike Shop. Yan. Kaya kung gusto niyo rin gumamit ng ganitong degreaser, ilalagay ko yung link sa baba. Bali, ito is panlinis din natin ng ating drivetrain, yung RD cogs, ganun, kung nangingitim na. Pwede rin dito sa pag nagre-repack tayo, pag nagre-repack tayo ng mga bearing, pwede natin panglinis itong degreaser, pangalis nga ito ng grasa. So yun mga kapadyak, brushin na natin siya. So yun mga kapadyak, no, nasa kalagitnaan tayo ng pagbablog. Yung tinuturo ko sa inyong bottom bracket is may mga bisita tayo galing Etchage. Yan. Hi naman kayo sa vlog natin. Yan. Yan mga kapadyak, wala pa tayong may bigay ng sticker eh. Papagawa pa lang, kaya picture na lang muna kami. So yun mga kapadyak, tapos ko na ang brushin o linisin itong bottom bracket, yung dalawa. Kaya ngayon lalagyan na natin siya ng bagong grasa. Yan. Wala na yung dati yung grasa, binrush ko mabuti. Kaya kailangan brushin nyo din mabuti para masure na naalis yung dating grasa at saka yung mga dumi. Lagyan na natin to. Bali, din lang natin yan, i-press lang natin kung saan ang papasok yung grasa dun sa pinakaloob pa. Sirod natin isa. Sunod mga kapadyak, ilagay na natin itong takip niya. I-press lang natin para sure na nailob. Then itong isa pang takip, yung plastic. Yan. Yan mga kapadyak, smooth na ulit yung ikot niya. Ganon din sa kabila. Yan mga kapadyak, na-repack na natin siya o na-regrease. Then, punasan lang natin para sa mga sumobra na grasa. Pagkatapos natin lagay ng grasa mga kapadyak, is pwede na natin siya ilagay dito. Bali, ito inalis ko rin to. Kung inalis nyo rin to mga kapadyak, make sure na sundin nyo yung tama. Meron kasing left at right yan. Ito yung left, kaya dito rin yan. Tapos, ilagay na natin itong spacer niya. Then, lagay na natin dito. Pero lagyan mo na natin itong grasa. Itong pag-treater dan. Yan ito yung sinasabi kong araw niya. Bali sa pag-igpit mga kapadyak, di naman kailangan sobrang igpit yan. Basta yung naramdaman mo ng mahirap na yan, okay na yan. Then yan, na-repack na siya, lalagay na lang natin yung crank. Lagay na natin yung crank mga kapadyak, lagyan mo natin ang grasa dito. Tapos, lagay na natin itong crank arm. Then, lagay natin itong crank bolts. Pero, lagyan din natin ng grasa yan. Yan. Ipitan na natin. Ito yung una natin ipitan, yung crank bolts, bago itong dalawa dito. So yun mga kapadyak, tapos ko nang nirepack at nailagay itong kwan, itong bottom bracket at crank. Ayan, goods na siya. Ganun lang naman mag-repack o regrease ng ating bottom bracket mga kapadyak. Kaya dito ko natatapusin itong video ito mga kapadyak, kung paano mag-regrease o repack ng Halotech bottom bracket. Kaya kung nagustuhan mo, huwag kalimutang mag-like at i-share itong video ito at mag-comment ka na lang sa baba ng mga gusto mong pang malaman sa pagbabike o yung isusunod kong ituturo sa inyo is kung paano mag-repack ng kwan, headset ng ating bike. Kaya comment ka kung gusto mo rin matutunan yon o gawan natin ng video. Kaya yun lang mga kapadyak, huwag rin kalimutang mag-subscribe at hit yung bell button sa ibaba para lagi update sa mga bagong video. Kaya maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta at sa inyo na rin nanonood hanggang ngayon. Kaya kita-kita kayo sa next kong video. Peace out!